Testing. Ayun. Okay na. Oh, ayan na. Okay na siya. Isang maulang araw sa inyo. Ayun. So, ngayon naman gagawa tayo ng AVR. So, ayan o, kung makikita nyo, wala na siyang panel meter or voltage meter. So, ito yon. So, sunog na rin to at hindi na rin accurate ang reading. Nasa 300 volts na. Kaya kailangan na siyang palitan. Ngayon, ang problema, wala siyang kamuka. Kaya, ang nakuha natin, medyo malaki. So, ito yung, SFIM na panel meter. Medyo malaki siya kaysa dun sa original. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung gano'n siya napakadaling ikabit, no? Yun nga lang, magko-convert tayo ng kaunti. So, ayan. So, ito yung gagawin natin sa araw na to. So, kung makikita nyo, ito yung original, yung nasa kanan. At yung sa kaliwa naman ay yung bagong bili natin. Ayan. So, halos pare lang naman ang gauge. Magkaiba lang talaga ng size. Ayan o. So, ayan. So, ko-convert natin to. Kukunin natin yung sukat at dapat pumasok yung bilog. So, ito yung wire pala na galing dun sa original. So, yun yung sasalpak natin dito. So, yan. Wala namang baligtaran yan pero susundan na lang natin yung positive negative dun. So, dito, ginuhitan ko na siya kung anong size yung bagong panel meter na ilalagay natin. So, ayan, meron na siyang markings. Ayan. So, gagrinderin na lang natin yan para may pasok natin ng maayos. Yun nga lang, matatakpan na yung brand niya na stock. Ayan o, STAC. Yun. So, yun. Subukan natin. Ayan, so, ito. Minamarkahan ko lang ng maayos para mas kitang-kita siya, no? Ayan, so, AVR nga pala ito, mga bro. Alam naman natin, ang AVR ay madalas gamitin sa mga sensitive na appliances. Kaya, limbawa sa mga dental equipments, ganun. At marami pang iba na iniiwasan nating masira dahil sa electrical surge or electric surge or yun nga, unwanted na mga fluctuations ng kuryente. So, gamit ng AVR, meron siyang servo motor. Pagka tumaas baba or tumaas bigla yung voltahe, siya yung sumasalo, no? Umaandar yung servo motor. Yun yung may mga gansa dun sa likod. Ayan, so, ayan. Balik tayo dito. Ayan, natabas ko na rin siya. Yun nga lang, pangit pa yung pagkakatabas ko dyan kasi, yun nga. Malaki yung gamit nating pang grinder. At wala ako nung grinder na maliit. Tsaka sa kapal pala nito bro, mga bro, ayan. Medyo mahirapan pag medyo maliit yung grinder natin. Kaya gagawin ko dito, gagamitan ko na lang ng ng kikil, no? Kikikil ko na lang siya. Ayan. So sa ngayon, basta may pasok ko siya at lumusot lang siya ng maayos yan, okay na yun. Tsaka ko na lang siya lilinisin, no? So, kung makikita nyo dito, binutasan na rin siya. Ayan. May mga marka na rin dyan. Minarakahan ko yung butas ng mismong panel meter na bago. Ayun. Ayan. So, DIY na lang natin to. Huwag nyo na masyadong pansinin yung pagkakat ko kasi pangit talaga dahil yung bala natin hindi naman siya yung talagang pang maliitang cut. Kaya medyo may mga dungis, no? Medyo madungis. Pero meron naman tayong pangkikil dyan, kaya ikikikil na lang natin yan. So, saka ko na siya ayusin ng maigi. Papakita ko lang ngayon kung paano ko siya ma-install at paano natin siya ma-install ng may kakabit ng saktuhan, no? So, ayan. So, naikabit ko na rin siya. Yun, no? O, diba? Pwede na rin. Medyo malaki nga lang talaga tingnan, pero okay lang. Kasi, importante, meron lang siyang gauge at hindi na siya yung umaabot ng 300 volts. Sayang nga lang, hindi ko na ipakita yung isang issue niya nung yung nga, nag-over voltage sa reading. So, akala nung may-ari is sobra yung output. Pero nung sinukat ko naman sa tester, ay okay naman siya. Kaya, papalitan lang natin. So, yun na yung may papakita ko sa inyo ngayon. So, kung makikita nyo, tinanggal ko na yung lumang wire at naglagay na ako ng bagong wire para hindi na tayo magdudugtong. At
dito na lang, rektahan na lang ulit. May panghinang naman tayo, kaya hinangin na lang natin. So, kung saan natin tinanggal yung mga wire, dun lang din natin ikakabit yung bago. At, ayan. So, ako, isang hinang na lang sa kabila para matapos natin siya. So, ayan, diretsuhan na lang yung wire niya. So, bala ko sana kanina, dudugtungan ko na lang yung wire. Kaso, yun nga, parang ang pangit tingnan pag may dugtungan kasi, kaya mas okay na yung diretsuhan yung wire. Ayan, so, madali lang naman maghinang mga bro. So, kaya-kaya nyo rin yan. So, ganito lang, pwede kayong magpalit ng mga, ang plano ko nga sana dito, gagamitan ko siya ng yung digital na voltmeter para medyo magandang tingnan. Eh, baka ako ayaw nung nagpapagawa, kaya yun na lang yung nilagay ko, yung analog pa rin. Ayun, so naikabit na natin yung wire. Ayan, so dito siya. Dito natin siya ikakabit. Pero bago natin siya ikabit dyan, lagay muna natin yung mga washer tsaka nut para dito sa bolt. Ayan. So washer, tsaka yung ayan, mga washer, tsaka lagay natin mamaya yung bolt. Ayan. Ganyan lang, tamang higpit lang muna para pumantay lang, no, yung lapat ng mismong panel meter natin. Ayun. Ayan. So lagay lang natin ng mano-mano, tsaka natin higpitan ng bahagya. Pagka lumapat naman na, hindi naman na kailangan ng sobrang higpit. Basta lumapat lang siya ng maayos, di nabibitaw yan. Di na rin yan aalog, syempre. Ayan, so dito, sinundan ko na lang yung linya, no? Kahit magkabaliktad naman yan, wala namang problema. Tsaka, lagyan na rin natin yung kanyang nut. Yun, para mag-lock na siya dyan. Ayan. So, ganyan lang kadali, mga bro, no? Ganyan lang siya kadali. Basta meron lang kayong gamit, pwede nyo i-convert din. At pwede rin gawing digital yan. Bili lang kayo sa Shopee, marami sa Shopee. Pero ito, nabili ko na to sa, sa Audio Electronics dito sa Dagupan, no? Ayan. Solid na natin. Lagyan na natin yung mga screw. Ayan. Pitan na natin at ayun na nga. Ito na yung itsura niya. So, testing muna natin para hindi ko muna tatakpan. Ayan. So, nakakita nyo. Ayun, oh. Ayun, oh. Tamang-tama, oh. Ayun. Nasa yan? Mga 230 or 235 volts. Ayan. Kasi yung gitna, syempre, 250 yun. Gitna ng 200 tsaka 300 pag hinati mo is 250. Kaya nasa mga 230 volts yun. Yan, so okay na siya. Hindi na siya nagti-300 volts. Yun, so ito, defective na. Sunog na rin. Kaya nagkakaproblema. Okay. Ayan. All goods na tayo dito. Maganda na siyang tignan, no? Natabunan nga lang yung brand, pero okay lang yan. Importante, meron na ulit siyang voltmeter. Ayan. So, maraming salamat sa inyo mga bro. I hope na nakatulong tong video natin. So, huwag niyong kalimutang mag subscribe sa channel natin. Salamat!